Warning! BITAG Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Alam niyo ho ba, nung matapos ang mangyari sa Middle East, sa Syria, lahat ho yung mga pagpo-pull out nila mga troops, parang ayaw nila ho na mag-iwan ng footprint doon sa Middle East. Kasi kung titingnan ho natin, pivoting, nasa dyaryo ngayon to eh. At ito ho yung sinasabi ng ibang eksperto ng mga columnists din sa iba yung dagat, particular ho sa mga malalaking mga, sa Bloomberg kasama ho dyan. Sa iba naman, yung mga iba ho mga experts sa foreign policy at mga political experts more on the Republican and looking at Obama sa kanya mga inaasta sa kanilang foreign policy. Because alam niyo naman ho, liberal and the Democrats and the Republican. So, ang mga nagsasalita ho rito, sila ho'y naka-align ho ba sila sa Republican, which is kay Trump, or sa Democrat, which is dito ho kay Obama. Ngayon, kung titingnan ho natin, who am I to say something about the U.S., lalo-lalo ng kanilang foreign relations, ang kanilang standing ho, doon ho sa Middle East. Kaya lang, pag sinabing ito ho, yung medyo kumakambyo na ho sila eh. Kumakambyo na ho sila at umaalis na ho, tinatanggal na ho kanilang mga footprints ho nila doon sa Middle East. At dapat, pinalalakas ho dapat nila yung Asia dito ho. Kasi nandito ho yung emergence of China as a superpower. So, diplomatic, parang yung kanilang foreign relations must be based on economics and military or defense and security within the area so that ma-contain ho yung sinasabing the growing power ng China in the Far East. Yun ho, maging malinaw ho tayo rito. So ngayon, yun ho, kung titingnan ho natin, baka kasi yung iba ho mga ekspertong nakatutok ho kay Obama sa bansang US ho to, I'm only trying to express this and articulate this on the basis of research also kung saan ho manggagaling to sa mga eksperto rin na critics din. I don't know, they're critics of the administration ni Obama or they're talking simply because they're independent pagdating ho sa kanilang pananaw when it comes to relations, foreign relations in the Far East or sa Asia, kasama nandyan ho yung China and the Philippines. So ngayon, matatanda niyo ho ba yung focus ho, yung saan nakatuon ngayon ang pansin ng diplomatic, nakatuon yung diplomatic relations and the military asset ho ng US, eh talagang ninalagay ho nila sa Asia para ho medyo maibsan ho yung angas at ang lakas ho ng China. Ito pa ho ng 2013 pa ho to eh. Ngayon, itong dahilan ho na kumbaga mga boss, isa sa mga dahilan na si Obama ho, sinasabi niya na yun hong sa halip na lumaki, medyo umuurong bahagya ito hong Amerika at medyo sila ho'y kumakambyo sa halip na Middle East papuntang Asia. So ngayon, so pagtitingnan ho natin, kung titingnan ho natin ngayon, dapat ho kasi kung talagang sinubaybayan ho talaga ng US, yung mga kaganapan ho sa Pilipinas, alam naman ho natin si President Benigno S. Aquino, siya ho talaga ay, nakatingin ho na parang ang tingin niya, so, etong takatayuan ng Pilipinas na sigalot natin sa China, yun hong pambababoy sa atin ng China. It is before, this is before na kung saan tayo'y dinuduro, binabalahuran. Hindi nga ho naniniwala ang China doon ho sa sinasabing desisyon ng United Nations Laws of the Sea or UNCLOS. Bakit? Sabi nga, just a piece of junk, it's a piece of paper, it's garbage. We don't believe in that. So, kung merong kahong ganong klaseng bansang superpower na wala hong karespeto sa sinasabing mga agreements or sabihin natin conventions and the laws of the sea, eh kanino ho makikinig yan? Sa atin? So ngayon, ano hong stance ng US? Supportado ho tayo ng bansang Amerika base doon sa sinasabing diplomatically by going to China and talk about this in the bargaining table or negotiating table.
paano, kumbaga, noon yun. So ngayon, kaya dito sa parting to, alam naman ho to ni B.S. Aquino, ni Binigno Aquino, na hindi sapat yung sinasabing you support us in diplomatic ways of, you know, dealing with China. Pero paano naman yung, you know, in terms of security and defense namin? Parang mawawalan kayo ng sinasabing pangil or yung hindi na kami titingala sa inyo. Yung moral ascendancy would be lost if you leave us just that, like that. So ngayon, ang sinabi ho ni John Kerry, State Department, na hindi namin parang uudyukin na parang to put more flame na para magkaroon ng sigil at mag-aaway kayo ng China at bansang Pilipinas dyan sa sinasabing maliit na islang bato na nilagyan ho ng sinasabi nating struktura dyan na parang inangkin ngayon ng China. Ngayon, ano hong repercussion noon? Anong epekto noon? Ang epekto ho noon, mga boss, ay parang meron hong iba sa Republican side believes na, teka muna, bakit natin hahayaan yung isang bansa na yan at pahayaan natin sila makikipag-usap? Oo, udyukin natin pareho na mag-usap sila sa negotiating table. Pero wala man lang kabarabaraha ang bansang Pilipinas, and liit na nga nila, binubuli na nga, binubomba pa ng mga, yung kalamang fisherman, hindi na bumalik doon sa Panatag Shoal para mangisda. Pagkatapos, hindi nirarespeto ng China yung desisyon ng United Nations Laws of the Sea. Pagkatapos, hahayaan mo sila magtapos sinasabi, basura lang yan. Paano yan? So, ang gustong sabihin ni Binigno Aquino, ang lagay, ganun lang kayo. Ang lagay, pag-iimplementa yung UN, nasaan yung sinasabing our strength of negotiation na meron kaming ally tulad ng bansang Amerika na tatayo sa amin, sasabihin, oh, wag niyong duduruhin yan. Palibhasa, maliit lang yan. Or presensya man lang ng US mga aircraft carrier na umiikot para ma-challenge yung sinasabing, you know, yung the freedom of navigation, aircraft carrier man lang, or plano na para naman, kahit na papano, mag-iisip ho yung Chino. Noon yun. Alaho nangyari, ganun eh. So nakikita nyo, nung panahon ho ng eleksyon, akala lang statement ho, ganun lang, let's go down to the negotiate, ganun ho yung Democrats eh. Iba ho sa Republican, I don't know kung sila ho, may magka-war freak. Alam nyo naman ho si Reagan nung araw, diplomacy kay Reagan back in Russia and the US, to say, I will extend my hands of friendship at the back, which is my left hand, or my hands, here's my right hand, but my left hand is hidden at my back with a big stick. You make a mistake, I'm gonna walk your head. Ganun ho yung estilo nung ni, ano, kumbaga, there is this diplomacy with a strength. Anong strength? May duruhin mo, hambalusin kita. O itong kamay ko, ito sa likod ko, nakatago, may dos por dos dito, hambalusin kita pag ako niloko mo. Parang ganun. Dito ho sa, ano, si Reagan ho, kasi Republican ho siya, that the Democrats believe, in a way, nakita niya naman ho kung paano ho sila pumalpak doon pa lang sa SS Mar Yosef, sa Libya. Nakita niyo, namatay yung kalang ambassador doon kung paano nangyari. Nagdili-dali. Alam niyo na yung Hillary Clinton. I mean, I'm observing everything what they're doing. Dito ho sa bansang Amerika, kaya nga ho sila, pero medyo nagpipibot na ho sila, medyo kumakambyo na ho sila. Ang kalang direction, ayon ho tuling tingnan yung Middle East kasi magulo, kinakailang palakasin nila yung presensya nila sa Asia, sa East Asia, kung saan ang Pilipinas, napakalaki, importanteng bahagi na kapag nawala ang Pilipinas, you lost everything. Wala na nga kayo sa Middle East, wala pa kayo sa Pilipinas. Ano pang hapang-hahawakan nyo? Ganun pala. Ano pang kiyaw-kiyaw nito mga Amerikano ngayon na parang sinisising? Si Duterte, nung tumakbo ho pagka-presidente. Hindi ho popular sa US. Alam nyo naman, unang pumiyok agad yan before the election, si Philip Goldberg at kung anong sinasabi-sabi, nagalit si Duterte. Alam niyo, Pilipinas noon, during the election, they were thinking na mananalo si either which way, kung manalo man si Grace Podatan, maka-Amerikano, or si Marrojas, they were thinking that way. Or kung si Binay, nanalo Duterte. Ano nangyari? Hindi ho nila tiningnan na hindi ho masyado popular sila sa bansang Pilipinas kung si Presidente Duterte ang nakaupo. Nung makita ni Duterte, mga boss, ang stance, yung paninindigan ho nitong US sa pamamagitan ni John Kerry, yung State Department Secretary, na go to the negotiating table, sinasabi siguro ni Duterte, ela naman pala yung binatbat mga putok sa buho, mga itlog ninyo na andyan sa gitna ng inyo, mga singit, wala naman kayo pala, akala namin. Di ba, sinabi ni Duterte, I will jet ski and I will plant the flag. Tapos kumambyo, nakita niya siguro, anong cover ko rito? Hindi kami kapanapanalo.
Ito hong mga sinasabi ko, direktamente may kinalaman ho sa mga hakbang ni ginawa nitong isang Rodrigo Duterte na binago ho, nagkaroon din ng pivot. Nagkaroon din ng pagkakambyo kung yung US, kumambyo ho sila sa Middle East na dapat nakatuon sa Asia, eh ang Pilipinas ho ngayon na dati partner na ho natin sa treaty, we never advocated a treaty, yung ho ngayon ng diplomatic relations ho natin, andyan pa rin ho eh. Socially, we're still tied to the US, but militarily and economically, kumambyo rin dahil itong si Duterte was a dark horse that never was expected by the U.S. na mananalo, eto nanalo ngayon. So ang ginawa, and decided to say, separation from the U.S., nanginig ho ang mga betlog ng mga Amerikano ngayon. And everybody, sila ho'y nagpanik. And a lot of people are saying, mali yung ginawa ni Duterte. Who are we to say kung itong tao na to alam beforehand ang kanyang gagawin at ginawa? Doon sa wala siyang pakialam kung ano yung mga packaging or yung protocols and conventionalities na how to be a statesman or when it comes to diplomatic relations at saka yung mga protocols na dapat sundin. And sa kanya, kung ang US kumaambyo ho from Middle East na dapat nakatuon sa Asia, nagkulang ho sila eh. Ang inaasahan ho ni Binigno Aquino Jr. noon, ang lagay ay diplomacy lang. Eh, wala ba tayong konting just on standby, just in case? Kabi ba, tatayo ba kayo sa amin? Laging malabo ho yan eh. Nung maging presidente si Digong, ay naging wais to. Ang ginawa, decided to separate from the US economically and militarily and decided to go to China. And now, kumbaga, inaamo yung China na hindi pa naman ho natin sinasabi. But that's the strategy and the tactics. So this guy who talked too much, a lot of people are saying, para ka naman may diarrhea sa bibig mo. You never know that this guy's the tactician, strategists. Look what I'm saying.